Sir, check mo ulit. Ayan, okay na. Natakot sa'yo, sir. Sabi, susoli mo daw siya. Ngayon, sir, kasi minsan, pag hindi nila nakokontrol yung pag-spray ng, yung CRV, minsan, wiper naman siya. Yun yung hindi namin ma-release. Kasi abang nagda-drive ka, gumaganyan. So ito naman, okay naman na siya. Basta ang inano naman sa amin is matuyo. Mukhang saan yung sensor niya doon sa loob? Nasa loob yan, sir. Hindi, ang ano niya, sir, nasa loob nandun sa unahan. Ah, doon. Nagtuyo na, sir. Siguro kakaganin natin. Ay, chinek niya, sir. Ayun, medyo nag-moisten na konti. Yes, sir, okay na pala. If in case, magloko man siya, meron tayong tinatawag na warranty. 3 years warranty yun, so wala kang babayaran na kahit magkano gumipiso po. Sabihan nyo lang po ako, check na lang natin. So ngayon sir, pinakauna natin gagawin is i-check po. I-check po natin yung panlabas po ng kotse. So sir, start mo muna sir, ikaw na mag-start. Start ko muna, tara na, check na natin. So, ipag-start sir, basta nandyan yung susi sa loob or nasa bulsa nyo lang po. Tapak lang ng gasolina, isang pindot lang po sa may push start na sa may right side lang po. Sige sir, pasok kayo sir, sige po, upo. Yan, isang preno, tapos isang push lang po. Preno sir. Kailan sir ah. Sige, sir. Kailan, sir? Baka may kumuha. Maybe kakabit pa po natin. Hindi, yung original. Ang plate number po natin, once na sa LTO po, marilis siya. Ngayon medyo mabilis po, mga 1 month to 2 months meron na agad. Wait po, unin ko na po yung susi. Baka po nandito sa loob. Nandun na po. Nasa wala na po. Nasa bubong. Di tayo tinatawag. Ito po. Yan. Sige sir. Isang preno. Tapak ng preno sir. Sir, wag kang ano ha. Wag tong gagamitin mo pang preno. Yan. Yan lang po. Kung paano ka mag-drive ng manual, ganun lang din po. So preno. Then isang pindot lang sir. Wag mong bababad. Wala na akong gagamitin. Wala po. Kaya man sir. Isang pindot lang na ganun. Isang ganun lang sir. Tapos hayaan mo lang siya, mag-i-start. Ilaw, buksan natin. Hazard, sir. So yun, check na natin lahat, sir. Tara, sir. Labas ka muna, sir. Sir, bali yan. Check na natin yung panlabas, kung may gas-gas. Pero so far, sir, since meron kang IGL, sir, ito, ceramic coating, may 3 years warranty tayo, sir. Pag naka-ceramic coating po, may makita silang kahit konting gas-gas po, di po nila tinutuloy yung ceramic. So, ibig sabihin sir, pagdating dito, pero double check nyo na rin. Yan sir, may ilaw naman tayo para walang nakatago. So, gas-gas, check natin. Ikutan lang natin sir. Bubong. Naambulan sir. Nasa loob po yung ano. Pag may tumunog po ganun, ibig sabihin yung susi po nasa loob, naiwanan po siya. Yan, iwan po. Check po natin. Yan. Gas-gas, sir, so far naman, wala naman. Ayan, so ilaw natin, sir. Ayan, LED, fog lights, buksan ko lang po. High beam, low beam, sir, check po. Meron po, no? Okay naman po. LED, daytime running lights, signal lights po, fog lights. LED. So yan, gumagana po siya. Tapos, dent or gas-gas, check po natin. Nasa likod sir, check po natin. Sir, ito yung binayaran mong kulay ha, yung parang naninilaw tapos parang may glitters. Papansin mo sir? Yan, yan yung additional mong 20,000 sir. So ngayon dito sir, tatapakan ko po, iilaw po yung mga brake lights natin, tapos third brake light, re-reverse ko po, iilaw po yung reverse light. Yan, Sir Wilmore. Ilaw po. Reverse light po. Okay po.
So yun sir, dito naman ang nagbago sa ano natin sa 2024 na hatchback sir ito. Sarap sir, ganun din sa under chin. Tapos yung grills po nagbago. Tapos sa 2024 din po, nag-Berlin na black po. Dati 2-tone siya. Pero 16 inches po yan. Yung spare tire naman po. So ito, tools natin. Tapos may mga packets pa po tayo. Pwede tayo maglagay ng mga gamit dyan. Tools. Ito po, spare tire natin. Tapos yung jack sir, yung dito sa loob sir ha. Dito. Sa wall po. Okay. Kita nyo po. Po. Tapos ito sir, yung sa tonneau cover natin. Ayan. So para hindi makita, just in case na ano, may naiwan kayong mga gamit, hindi po siya nasisilip. So yung mga nagbabasag po. So for example, nag-iwan ka dito sir ng 1M mo. Wow. Tapos inipit mo dyan. Kahit silipin nila, wala silang makikita. So iwas po yan. So ito sir, pag sa RS po, yan, may mga ganyan. Sporty po yung mga black na ganyan. So black po talaga yan. Black yung mags natin. Side airbags natin sir. Smart entry sir. Pag smart entry, sinabi natin smart entry. Ganito sir. Yes sir, meron na po. Airbag po. Napakaraming airbag dito sir. Ito sir, may ano po tayo. Since smart entry po tayo, sir, pabayaan mo muna yung ganyan ha. May mga huwag mo muna din punas-punasan sir, okay, yung tit natin kasi kakakabit lang din po. Mga 3 days po before natin buksan natin. Okay. Sir, ganito po, smart entry tayo sir. Since naka-smart entry tayo yung key fob natin sir, di mo na kailangan ito pindutin. Pero for example, gusto mo lang siyang gamitin for remote engine start. So pindutin mo lang sir, lock mo yan. Tapos ito, i-hold mo ito. So ngayon sir, explain ko sa inyo paano gamitin yung smart entry. Basta within 3 feet po, pindutin nyo to sir, malalock mo na yung kotse. Dito kayo mag-check sir, kasi pag dito po, mag-unlock po siya. So ganito, ganun pa rin po, pindut dito sir, tapos dito sir. Gagana yung smart entry natin sir, sa driver side, passenger side, tapos dito sa likod. Kasi para nasa bulsa mo lang, ganyan, hawa ka lang dyan, yan, maglalock na po. Ngayon sir, yung remote engine start naman, pwede mong, for example, nag-park kayo sa labas, painit, pwede mong i-start yung kotse using the key fob po. So lock yun sir, tapos hold button, hintayin nyo lang sir until mag-start. Yan. So pag nag-start po siya, ang nag-i-start po dyan is yung engine natin plus yung aircon. So yan, pag napansin nyo sir, para lumamig agad. Kasi naman naka-leather siya, ibig sabihin mas mainit, mas mabilis siya mag-absorb ng init. So ngayon sir, para ano naman, for safety naman niya, pag hinawakan mo yung door, yung pinakaan niya, yung shift knob niya, pag hinawakan yung shift knob, mamamatay yung mismong engine. So para, ito kasi sir, makikita mo, walang mga accessories, wala yung mga, yan po, walang ilaw, wala siya. So ang purpose talaga ng remote engine start is para lang palamigin yung nasa loob. So ngayon sir, pag magdadrive ka na, una mong gagawin, kung paano yung normal na pag-i-start ng kotse, sir. Tapakan ng preno. Then, engine start po. Then, nagbubukas na sila. Kasi, sir, pag hindi mo ginawa yon, pag nag-door, ginawa ka mo to, mamamatay yung kotse. So, yan po. Sir, buksan natin yung ano, sa engine naman po. Sir, ito po. Mukhang ma-ano sir, mabibinyagan ng ulan. Makulimlim. Sir, yung engine natin is 1.5 liter double overhead cam siya. Compare sa mga lumang Honda City, sa tropa niyo sir, single overhead cam lang yan. So ito double overhead cam na siya. And then, CVT transmission na siya. Since may paddle shifter ka sir, kahit automatic transmission ka, pwede ka mag-manual transmission using yung paddle shifter, yung pindutan po sa steering wheel natin. Up to 7 speed po siya or 7 position. So dito sir, wala kang ibang i-check sir, kundi ito. Sa coolant natin sir, sa coolant may makikita ka dyan dalawang linya sir. Ngayon sir, may dalawang linya, maximum and low po. Okay. Pinaka minimum natin, okay. Dun lang po. So may makikita ka dyan sir. So tapos ito sir, sa washer naman to, sa may wipers naman natin. Tapos brake fluid natin sir, yung dilaw doon sa gilid. Warranty naman sir ng battery naman natin sir, sa battery natin 1 year lang po yung
ano natin. And then sa buong kotse, sir, is 3 years for 100,000 kilometers. Tatlong taon, sir, or 100,000 takbo. Pero masyado mataas yun para sa tatlong taon, sir. So, basta sir, kahit hindi ka pa umabot ng 100,000, basta 3 years na, wala na pong warranty. Pero meron po kami ino-offer na extended warranty. Actually, for 2 years po, is 12,000 lang. So, zero cost kasi yun. Wala kang kahit participation. For example, may masira sa pangilalim mo, wala kang babayaran 10 piso. Pag-isipan mo na lang, sir, kung kukuha ka na lang nun. So, ito yung for another 2 years po. So, 5 years na yung magiging warranty mo. So, for example, yung pangilalim, sir, kung may nadadaanan ka laging lubak, edi maunang masisira pangilalim mo. Shocks pa lang yan, sir. More or less, mura na yan, mga 7,000. May mga bushing pa yan, mga ibang ano pa yan, parts dyan na more or less, pangilalim, sir, sabi na natin, gastos ka, mga 20 plus, isang 12,000 lang yun. Aside from that, sir, may masira sa engine mo, sa transmission mo, sir, labas dun sa 3 years, covered yan. Kahit piso, sir, wala kang participation. Dito, sir, pag nawala yung mga ilaw natin, sir, busina, nandito, sir, sa may fuse box natin. Computer box natin, dito, sir. Yan ba yung fuse box? Yes, sir, ito po. Tapos meron din po siyang fuse box sa loob para po sa interior naman po. Cabin filter natin, ay sa may filter natin, air filter, sir, nandito sa loob naman. Mga spark plugs natin nandyan, yung mga coils natin, yan po. ABS module natin, sir, ito po. Tapos ito, sir, yung sa mga belt natin, compressor, alternator, nandyan na po. Huwag nyo itong bubuksan pag mainit, medyo may pressure yan, sir, para ka nagbukas ng pressure cooker, pagkaganyan po. Engine natin, sir, nandito, engine number. Nakikita mo po, napakadali lang siyang hanapin. Yan po. So, sa maintenance naman natin, sir, unang buwan mo, which is August, first maintenance natin, sir. And then, next natin maintenance is, ano na po, January na po. Nandun niya sa manual, di ba? Yes po. Kumbaga, ang maintenance natin is first month or 1,000, whichever comes first. Within 1,000 po, below 1,000 ka, huwag ka pang lalagpas sa 100 kilometer per hour po. So, dapat hanggang 100 ka lang or below. So, parang nag-engine brake ka lang muna. Yes, sir. And then, sa maintenance naman natin, after 1,000 or first month natin, sir, every 6 months na or every 10,000. 10,000, mataas din yun, di ba? So, kung wala ka pang 10,000, pero naka 6 months ka na, pasok mo na, sir. Change oil, sir, more or less, roughly estimated, sir, mga 7,000 na ganyan po. Pero twice a year ka lang po magpapamaintain. Unlike po sa mga, di ba, 10,000, sir. Di ba dati, sir, parang 5,000 lang yung adventure, di ba? Or 3 months. So, mas madaming maintenance. Ito, sir, dalawang beses lang. Then, check natin, sir, sa loob. Sir, pasok muna tayo. Sir, sa first 1,000, wala kang gagawin. Ha? Wala pang change oil yun. Okay. Ngayon, pero pag may napansin silang, like, for example, ano ba, sa kulang, nagkulang, o yun lang itatap natin. Pero change oil, wala po. Sir, sa pagsara, huwag yun mong itutulak. Kaya mo lang siya bumagsak kahit malakas. Ayan po. Kasi pag tinulak mo yan, sir, magkakadent po siya. Sir, dito muna ako sa side. Okay. Explain ko muna po sa inyo yung loob. Sir, dito po, ayan, naka-chrome handles tayo. Ayan. Tapos, power fold natin, nagpo-fold naman, sir, no? So, check na natin ngayon pa lang. Yan, so, okay naman siya. Sa adjustment, okay naman. Diyan po. Left and right. Okay po. Sir, dito window. Yung window natin, sir, since nalagyan naman siya ng tint, bumababa yan. So, ito, hindi to problema kahit mabasa. So, dito kasi, sir, minsan, pag nasusobra ng tint, may moisture, yun, so nagkukos yan ng katulad nun sa nangyari sa atin. Ay, hindi natin tinitro. Yes, sir. Okay, so ngayon, sir, ito, black yung ceiling natin, all black, pati mga pillars natin. Sa airbag naman, sir, ito po, naka side curtain airbags tayo. Ibig sabihin, lahat po ng curtain, kumbaga lahat ng ano natin, sir, side natin, may airbags po siya. Tapos, sa upuan natin, sir, ito, side airbag sa harap po, dito po, oh. Nakita nyo po, meron siya nakalagay na side airbag, may airbag din po dyan sa gilid. Tapos sa una naman po, front, dual po, passenger and driver side. So yan po yung mga airbags natin. ABS, meron din tayong ABS or anti-lock braking system. Aside from that, sir, meron din tayong vehicle stability assist. Vehicle stability assist po, yan naman po yung
a-assist tayo ng kotse para hindi tayo mag-oversteering or understeering sa mga curve lines. Then dito naman sir, yan po, meron tayong bukasan ng sa trunk natin, ay sa bonnet natin, tapos sa gas sir, nandito po ah. Yan, nandito po sa ilalim. Tapos dito sir, yan, binaliktad lang nila to sir, kasi para kahit matapak-tapakan. Yan yung mating. So meron tayong pedal sir yan, yung pedal natin naka-alloy na. So RS pedal po yan. Dito naman sir, adjustment naman po sa likod. Yung light naman or brightness po ng mga ano natin. Yan. Yes sir. Tapos ito sir, may auto headlight tayo. Yan. Pag auto headlight sir, pag dumilim katulad yan sir, kung makulimlim kahit hindi ka nag-on dito, mag-on po kusa yung headlight natin. Anti-fog. Anti-fog meron din po tayo sir, nandito naman po. Yan po. And then aside from that sir, dito meron tayong auto high beam and low beam. Pag kunwari sir, high beam mo yan, tapos may nakasalubong ka, maglo-low beam siya automatic po. Pag lumagpas ka dun sa sasakyan na yun, high beam po siya ulit. Yes po. Tapos meron po tayong sinatawag na Honda Sensing. Ito po yung sensor natin. Sa Honda Sensing, meron tayong collision mitigation braking system. Yun po yung nagpe-preno siya mag-isa. So unang gagawin niya sir is mag-warning siya ilang beses. Pag hindi ka nagpreno, automatic siya mismo magpe-preno po kahit hindi kayo nagpe-preno. Then meron tayong mga lane keeping assist and road departure. Yun naman po, i-assist ka naman niya sa may lane po natin na hindi ka lalabas. Meron din po tayong rear camera po. So sa may lane keeping kasi sir, hindi siya magiging accurate kung walang linya yung mismong kalsada po natin. Tika lang, pag walang linya, off siya. Mag-off siya mismo. Mag-isa siya okay. Sir. Magde-deactivate siya sir. Okay. Tapos meron tayong lead departure naman sir. Lead departure naman po, pag kunwari ito sir, traffic, nag-text ka bigla. Hindi ka nakatingin dito sa ulan, di ba? Pag nag-move yan sir yung harapan natin, magbe-beep siya, mag-warning siya. So para hindi magalit sa'yo na sa likod, ikaw bubusin na nakaawayan, di ba? Normally ganun, di ba? And meron pa po tayong adaptive cruise control. Cruise control sir, hindi mo na kailangan mag-gasolina or mag-preno. For example, tumatakbo kayo ng mga 40 km per hour. Pindutin mo lang to sir, may lalabas yan, cruise control. Pag naka 40 km per hour ka na sir, set mo lang. Hindi ka na magtapak ng gasolina at preno. Pag bumagal yun sa harapan mo sir, babagal din siya. Pag bumilis, bibilis din siya. So, pwede mo siyang bilisan using to. Hindi mo kailangan tapangan yung gasolina sir ha. Pindutin mo yung plus and minus. Dito naman sir, ito naman, yan, itong linya na yan sir, yan naman yung layo nung ihinto niya sa harapan mo. Paring distansya kung gusto mong mas malayo or mas malapit sa cruise control. Dito naman sir, ito yung lane assist natin sir. Yan naman minsan yung parang pagka lumalabas ka sa lane natin sir, ibabalik ka niya sa gitna. Kasi hindi siya delikado sir, kasi normally safe kasi yun. Kunwari sir, ganito naman ang totoong pagdadrive sir. Pag nag-change ka ng lane, kailangan mo mag-signal lights. Pag nag-signal light ka, mag-deactivate yun. So iaalaw ka niya mag-change ng lane. Ngayon kung ayaw mo yung road departure na yun, pwede mo siyang i-off. So pag in-off mo siya sir, home ka lang. Home, tapos may makita dito sir, bilog na kotse, may bilog na kotse. Yan sa Honda Sensing. Ito sir, scroll up and down, ito po, itong itim na to. Okay mo lang, safe control po. Safe control. Yan sir, road departure, pwede mo siyang i-off. Okay mo lang ganyan, tapos i-off mo na. Pero safety feature siya, maganda lang lagi naka-on. Yes. Ito naman, road departure naman sir, yung collision mitigation braking system, yun yung pumapreno mag-isa. Yan maganda lagi naka-on. Kasi meron po yan, may kliyente ako, ang nangyari sa kanya, medyo inaantok kasi panggabi siya, pauwi na siya. Bigla may nag-U-turn na motor. So pag U-turn niya, hindi niya napansin, nagpreno mag-isa yung kotse. Ito sir, hindi lang kotse yung nade-detect niya. Even tao, pedestrian, even nagbabike, nagmamotor. Yes sir, ito po yung pinaka-sensor niya. Yan po. So ngayon, dito po, i-paddle shifter natin ito. Pwede ka minus and plus. Pwede ka mag-manual transmission using the paddle shifter po. Paano mo malalaman yung gear? Yung sa gear sir, ito. Mag-S mode tayo sir, naka-S mode tayo. Ito yung S sir. Yan po, itong part na yun, no? Okay. Pag nag-plus ako, M1, ibig sabihin sir, manual, first position po. And first pataas po, or first gear po. Yan sir.